Hello mga Beshi Baby! It's Pretty Marina Sadni and welcome back dito sa aking YouTube channel. And in today's video mga Besh, I am super excited dahil magaganap na ang labanan ng dalawang pinakasikat na Jeju Aloe Eye Soothing Gel dito sa Pilipinas. Yes guys, you heard it right dahil pagtatapat natin ang Fresh Skin Love Jeju Aloe Eye Soothing Gel Lotion at ang The Face Shop Jeju Aloe Eyes Soothing Gel. So guys, kung hindi mo alam, super nag-trend ang Fresh Skin Love Jeju Aloe Eyes Soothing Gel Lotion dahil nireview siya ni Mama Ann Klutz at sobrang ganda ng review niya dito sa product na ito and sobrang nag-hype, sobrang sold out siya kahit sa ang Watsons at even online. So recently guys, na purchase ko siya dito sa Watsons sa City Mall namin and I'm so happy guys that finally magagawan ko na siya ng review. So ito namang The Face Shop na Jeju Aloe Eyes Soothing Gel guys. Ginagamit ko na siya for 2 weeks now and alam nyo naman guys na gustong-gusto ko siya. To start guys, ipagkukumpara natin sila sa kanilang packaging. So, as you can see guys, halos walang pinagkaiba sila sa packaging. They all have the same color, the same tub. Ayan guys. Halos magkapareho. So, ano nga ba ang pinagkaiba nila? So guys, kung ako ang papipiliin, mas nakikutan ako sa packaging ni The Face Shop. Guys, kung makikita nyo dito sa The Face Shop, yung kanyang eyes is somewhat like foil na kumikinang ng ganun. So, aside from that guys, walang nakasulat na anything dito sa side ng tub. Ang instruction and ingredients ay nandito sa baba. Don't care naman sa mga ganyan guys, hindi ako masyadong maarte pagdating dyan. Dito naman sa Fresh Skin Love, ayan siya. Halos wala silang pinagkaiba, pero nagustuhan ko lang talaga yung eyes doon sa The Face Shop. And may nakalagay dito na best result when refrigerated. Dito ang kanyang instructions and directions sa side ng tub. They are both contains aloe extract from Jeju. So if you don't know guys, Jeju is an island sa Korea which is mayaman sila sa natural chemicals or resources. Please correct me if I'm wrong. Na karaniwang ginagamit o nilalagay as ingredients sa mga effective skincares from Korea. Ang Fresh Skin Love is formulated in Korea. Itong The Face Shop guys is actually made in Korea. So ayan guys, as you can see, may mga Korean characters sa kanyang instructions. So packaging guys, parang mas malaki si The Face Shop. And they both have expiration date. So 3 years yung kanilang expiration date. So before ko silang buksan guys, I will present to you kung magkano ko ba sila nabili. So for the Fresh Skin Love Jeju Aloe Eyes guys, nabili ko siya sa Watsons for 199 pesos. While this, The Face Shop, bili ko siya for 285 pesos, buy one, get one. So guys, to compare these both sa kanilang price, mas di hamak na nabili ko ng mas mura si The Face Shop kesa dito sa Fresh Skin Love. Guys, alam niyo naman na lagi nagbabuy one, take one, si The Face Shop talagang abangan nyo lang talaga guys. So, buksan na natin guys, silang pareho. And ito guys, may naka-open na ako ng Jeju Aloe Eyes ng The Face Shop because I've been using this for 2 to 3 weeks na. And I'm so loving it guys dahil nakaka-refresh, nakaka-suit talaga siya ng skin. Perfect for summer and hindi ako nagkaroon ng irritation and any hapdi sa face. Speaking of hapdi guys, I've watched and read some reviews na ma-hapdi sa kanila ang Fresh Skin Love. So guys, let's open this boat up and let's see ang kanilang texture and yung kanilang consistency.
really well packed, guys. So sabi nila, guys, mas magandang ang effect kapag ni-refrigerate itong mga products na ito. When you open this up, guys, it has this like stopper to keep it sterilized na ganun. Yan. Jeju aloe ice. And when you open it, it has the same like stopper na cover, but it has a handle here para hindi ka mahirapang mag-open. You can see that. Guys, kung hindi ko pa na-mention, they are both 300 ml of products inside. So, ayun guys. The thing that I don't like here is wala siyang handle when you open yung kanyang stopper. And ayan siya, guys. Ayun. Skin Love na may scent siya na parang sobrang girly na amoy na something sweet. So guys, nag-alcohol muna tayo so that mahawak natin siya. Ito siya. It has a lotion consistency na ganyan. And it's not the typical soothing gel na clear ang kulay. So ayan siya, guys. It has a lotion consistency na kapag na-massage mo sa skin, it's clear. So next, guys, let's proceed sa the face shop and tingnan natin kung ano yung consistency niya. So guys, it's a plus factor sa akin na meron siyang like handle dito when you open it up para naman hindi kayo mahirapan kasi minsan nakaka-slide talaga yung mga ganitong packaging. So when you open it, this is what it looks like, guys. Almost similar ang kanyang consistency and halos wala siyang pinagkaiba. And for the smell, guys, mas gusto ko ang smell ni The Face Shop. Kasi guys, yung Fresh Skin Lab, guys, para siyang may amoy ng alcohol and sobrang sweet. Hindi naman as in sobrang sweet, but it has a girly scent na which is ayaw mo kapag lalo na sa gabi mo siya ginagamit. Guys, mas feeling ko mas thick ang consistency ni The Face Shop. And kapag minasage mo na siya, guys, it also has the clear kapag na-rub na sa skin. This consistency and packaging-wise, halos wala silang pinagkaiba. And yung kanilang amount of product, halos wala silang pinagkaiba. If I will be choosing sa price, I will go for The Face Shop dahil nabili ko sila ng buy one, take one. Hindi ko sure kung nag-promo din ba ang Refresh Skin Lab, guys. During the duration na gamit ko ang The Face Shop brand, sobrang okay dito sa akin. I use this as a moisturizer before bedtime. And when I wake up in the morning, sobrang smooth and sobrang hydrated ng skin ko. I don't even experience like breaking out with this product, and I highly recommend this sa mga dry skin like mine. In this video, ipapakita ko sa inyo how it feels about this Fresh Skin Lab and if mag-work ba siya sa akin overnight. So I will apply this right after I take a shower tonight. So ayun na nga, mga best, katatapos ko lang mag half bath and I just wash and toned my face. And i-apply na natin itong Fresh Skin Lab Jeju Aloe Ice Lotion. And tignan natin yung effect niya sa skin ko overnight. Alam nyo, guys, what I don't like about Fresh Skin Lab. Kasi ang hirap niya mag-restock, hindi mo siya agad-agad mamaintain sa face mo. Samantalang sa The Face Shop talagang lagi siyang available. Talagang hindi pa ako pumunta sa The Face Shop na hindi siya available. So, ayun. Lalagyan ko na siya, guys. Using my hands only. Lamig. Sarap siya. Masarap ako. So far, guys, wala naman ako hapding nararamdaman. Hapding siya, best. Dito na side. Ito. Hapding siya.
Bakit ganun ba? Makapagin mo. Makapagin siya itong part na to, best, oh. Yan. Itong sa ilong. Ayan, makapagin. Dahil siguro manipis yung skin natin na part niya. May alcohol talaga siya na amoy. Baka yun yung makapagin, best. Lagay din natin sa liib. Hopefully, mag-work din to sa akin, guys. Para magamit ko siya. So guys, kung hindi ko man nag-vlog, yung the free shop na Jeju Along Eyes is nilalagay ko rin sa skin ko. Like, I love it. Ganun. Nilo-lotion ko siya actually. Best mahapdip talaga siya. Dito. Sorry kung nakapangkulog na ako. Ito talagang comfortable. Sleepwear ko. Actually, kay dito ito guys. So, ayan. Hindi siya best. Dito ko. Oh. Ayan. Ilang ba yan? Tingin nyo guys, kung nagamit nyo na rin ba siya at kung update din, please comment down below. Update siya. At if kaya kung ma-sunburn ka and nilagay mo to, ma-update din ba? Sino nakatry? And guys, pero sobrang sarap niya sa skin dito na side, malamig. Pero dito ma-update talaga siya. I-update ko kayo mamaya guys ha, kung ma-update pa rin siya. I will leave this on my face overnight. It's already 10:22 guys, and I will update you tomorrow upon waking up in the morning. More or less 15 minutes sa face ko, and so far nawala na yung update niya. Hindi siya ganun ka-update, like maghaharap ka sa fan para ma-subside, but I let it dry on my skin and unti-unti nawawala yung update niya sa face ko. So I'll update you tomorrow guys kung anong condition ng skin ko tomorrow morning. So good night guys, bye! Morning guys! So this is the day after I overnight the fresh skin lab on my face, and so far guys, I'm loving it. Sobrang smooth and moisturized ng skin ko. Pero, best, ito kagato ng lamok ha. Dahil may lamok kagabi. Pero ito guys, oh, I don't think kung kagat din siya ng lamok or pimples. Pero makati siya, I think kagat siya ng lamok. Kung kagat lang man din na siya ng lamok, guys, I'm loving the fresh skin lab. Guys, tingnan nyo, super moisturized ng skin ko. Alam nyo, mas bet ko siya kaysa sa the face shop brand. Tapos guys, one thing I love also about the fresh skin lab. Ayan guys, so very smooth. Wala siyang lagkit factor when you wake up in the morning. And sobrang kapal nung nilagay ko kagabi, guys, ha. Dun sa the face shop, talagang may lapot factor siya when you wake up in the morning. Feels so healthy. Ayun guys, oh, sobrang ganda. So guys, for my final verdict for these two ultimate Jeju Aloe Eyes dito sa Philippines. Guys, I love them both. Sobrang magagamit ko sila guys. And kung kilala nyo ako guys, my favorite skin care is a moisturizer, and hindi ako natatakot mag-invest or mag-hoard ng mga moisturizer guys because I love these both products. For me, halos wala silang pinagkaiba. They work the same on my face. And subukan nyo rin itong dalawang to at sana mag-work din sila sa inyo. Siguro guys, mas lamang lang talaga itong Jeju Aloe Eyes, but if not by one take one guys, I will go for the fresh skin lab. And by the way guys, I have the face shop Jeju Aloe Eyes extra, and ibibigay ko sila sa aking next giveaway when we hit 10k subscribers. So guys, nasa inyo pa rin kung ano at kung saan dito ang mag-work sa inyo. At lagi niyong tandaan guys na hindi lahat ng mag-work sa akin ay mag-work sa inyo, at hindi lahat na nag-work sa inyo ay mag-work din sa akin. Sa skincare guys, talagang hiyangan lang yan. You don't need to copy my skincare because magkaiba nga talaga tayo ng mga skin type. Ngayon, sana may natutunan kayo sa video na ito. At kung oo, please give this video a big thumbs up. Comment any request down in the comment section below. At kung gusto nyo pa ng mga labanan video dito sa channel ko, please do subscribe to my channel kung hindi ka pa nakapag-subscribe. At i-hit mo na rin ang bell notification para notified ka every time may bago akong video. Thank you so much guys for watching, and please don't forget that positive vibes will give you positive life. Maraming salamat. Bye!